96.7 Energy FM. Same, same, pero iba, 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napakasexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Kamusta ka naman? Kamusta naman ang unang araw ng February mo? Oy, masaya naman. Ah. Ay, masaya na masakit, baby Tobes. Oh, masaya na masakit? Bakit? Oh, oh. Hindi, masaya because, alam mo naman, lagi naman ako masaya. Yes. Pero meron akong singaw kasi. Nung una, isa lang siya, tapos naging tatlo na siya. Ano ba kasi sinusubo mo? Wala nga eh. Ang aga-aga, Lindsay. Lindsay, wala nga. Pero wala hindi ko nga alam. Hindi, seryoso ah. Masakit siya. Nung una, iniinda ko dahil isa lang naman. Pero sabi ko, bakit parang habang tumatagal, sumasakit siya lalo? Yung pala tatlo na sila. Pero yun ano nga. Ano bang cause ng singaw? Singaw. Init? Siguro init, no? Init ng katawan. Yung init ng katawan, hindi ko mailabas. Or baka naman, ano? May something ka lang na... Ewan ko. Maalat, hindi. Hindi eh. O sa mga doktor nga dyan, no? O, sa baka, mga nurse dyan. Oo, baka, baka naman. Oo. Tulungan niya naman po kami. DJ kami. Wala kaming alam sa mga ganyan-ganyan, sa mga health route, di ba? Oo. Di ba? Oo. Ano bang cause ng ano? Ano bang cause talaga ng singaw? Singaw? Or minsan kasi ang nangyayari, no? Pag ako nagkakasingaw, may nakakagat ako. Nakakagat yung labi ko. Sugat yun. Hindi singaw yun, B. Ah, edi sorry. Di ba? Hindi, sa akin bigla na lang siya lumitaw eh. Ah. Tapos yun nga, una, isa lang sila, isa lang siya, tapos bigla nagkaroon siya ng ano, huy, barkada. Kaya pala sobrang nalungkot. Sakit. Oo, tatlo na pala sila. Tapos ang ano pa dito, trick pa dito, isang, ano lang, isang pwesto lang. Dito lang, oh. Aray. Ayan, dito lang. As in, like... So syempre ang sakit niya, ang sakit niyang, ang hirap niyang kumain, di ba? Kasi naramdaman ko 'yan nung ano eh, nung nakaraan lang. Mm-hmm. May singaw ako, ang hirap ngumuya, ang hirap kumain. Actually, doon sa pagkain, baby Tobes, di naman. Ganun pa din naman. Huwag mo dinudumihan yung isip ko, ha? Ano ka ba? Yung kumakain, wala naman ng bago. Kasi hindi, kutsara siya... naman yung, di ba, ganyan. Paano ka ba kumain? Ano bang kinakain mo, bato? Hindi naman, di ba, baby Tobes? Kikiyam. So, ikaw hindi ka nagkakaano doon? Hindi ka nagkakasingaw doon? Oh, hindi. Oh, it's actually or baka naman kasi, di ba? Ang singaw kasi, bacteria, di ba? Bacteria ba yun? Ewan ko eh. Judges, ang daming bacteria na bibigyan. Hindi, grabe ka naman. Hindi naman sa ganun. Siguro may something ka nakain na madumi, ganun. Hmm, hindi rin. Ang madalas ko lang kinakain lately, tinapay eh. Ah, may hotdog. Wala. Oh, wala? Oo nga, hindi pa ako nakakakain ulit ng hotdog. Gusto mo kumain ulit yung ng hotdog? Yung hotdog na iisip ko at yung hotdog na iniisip ng ibang tao. Hindi, nakakamiss talaga yung mga ano. Actually, hindi ko gusto yung hotdog na, yung typical na hotdog. Di ba nauuso ngayon yung ano mga sausages? Yes. Ganyan, mga Hungarian sausage. Yes. Hindi nga ito. Hindi, ganun ba kalaki yung Hungarian sausage? Mga ganyan. Ganyan siya katabo. Paano mo kakainin yan? Siyempre, iniiwa-iwa ako. Iniiwa-iwain mo? Oo, ganun ako kumain ng Hungarian sausage. Ikaw ba? Hindi ako ba kain ng Hungarian sausage? Sabag, ayaw mo ng Hungarian sausage. Oo, kikiyam ako eh. Ah, okay. Kikiyam sa umaga? Ay, bakit? May problema? Pang merienda lang yun eh. Eh, gusto, eh trip ko kumain ng kikiyam sa umaga eh. Sabagay, kanya-kanya naman yan. Diba? Pero yun nga. Ang kikiyam kasi masarap yan sa breakfast, lunch, and dinner, and before you go to sleep. Ewan ko. Well, tama. Every time, every day, anywhere. Diba? Actually. Ay, nako. So anyway, DJ Lindsay, bago na nga pala programa ko, no? Actually, narinig ko nga. It's TT in the morning. Oo nga. As in, tell Toby in the morning. Tell Toby. So ngayon, since bago tong programa natin, ikaw muna ngayon yung ating itatopic. Okay? Oh. Magko-confess ka. Lagi na lang ako ah. Siyempre, alay ka. Alay ah. Anong iko-confess ko? Eh, ikaw bahala dun. Okay, game. Simulan natin tong TT in the morning. Oh, yeah. TT in the morning. Why? Ang aga-aga, ha? Tell Toby in the morning. Lindsay,
handa ka na ba? I'm never ready for anything like this, you know? Anyway, so DJ Lensei, ano ang i-confess mo? Ano ang ititi mo ngayong umaga? Hello? Hello, DJ Baby Toby? Hello? Hello? I-confess ko lang po sana. Ano yun? Na nung isang gabi. Ano isang gabi? Pinagbalakan ko po yung jowa ko. Uy! Anong binalak mo? Binalak ko po na... alam niyo na po yun. Kasi, ang hirap po niyang... Ang hirap po niyang pakiusapan. Ah, bakit? Kailangan pa po i-schedule po. Eh, wala po akong time para doon. Kasi po, minsan di po ako makapaghintay, baby topi. So, ano ginawa mo? Binala ko pong itali siya. Tinali mo siya? Paano mo siya tinali? Una, kinuha ko po yung kabilang kamay niya. Uy, kabilang kamay? Ano una, kanan o kaliwa? Kanan po, kasi kanan yan po yung malapit sa bintana. Tapos? Tapos, sunod ko naman po yung kaliwang kamay. Kaliwang kamay naman? Opo. Paano mo tinali? E di, kinuha ko po yung kaliwang kamay tapos di na po siya nakapalag. Ayun po. Tapos, anong ginawa mo sa paa? Tapos, wait lang po, wag po kayo nagmamadali. Wait lang. Huwag po kayong atat, baby Tommy. Ginawa ko po, binuksan ko po muna yung dim lights. Dim lights? Kasi lights off po nung una eh. Ay, masarap nga yung dim lights. Oh. Opo. Tapos maya-maya nakikita ko po, nagagalit na po siya sa akin. Nagagalit na? Pero wala po akong pakialam nun, baby Toby. Pero ginawa mo dun sa ano? Sa jowa mo nung nagalit? Ay, lalo ko po siyang tinali. Ay, tinali? Tapos, ano ginawa mo? Tinali ko po yung kaliwang paa niya. Kaliwang paa? Sa kanan, ano ginawa mo sa kanan? Tinaas mo? Medyo lang po. Medyo? Kasi pumipiglas-piglas po siya eh. Tapos natali mo na yun, di ba? Natali mo na lahat, kamay, paa. Opo. Ano na ginawa mo sunod? Tapos, ano po? And... Panindigan mo yan. Nakaka-pressure pala to. Hoy! Help! Help! Susumpa ko ng mga magulang ko nito. Alam mo, na-imagine ko sa sinasabi mo. Ano yun? 50 Shades. 50 Shades of Grey. Uy, maganda movie yun, by the way. Eh. Hindi ako nanood nun. Baby Toby, hindi po ako nanood nun. Hindi ka nanood? Bakit? Kasi feeling ko po pang virgin lang po yun. Feeling ko lang naman po. Feeling mo lang. Ikaw naman. Pero anong sunod na ginawa mo sa kanya? Iniiba na lang pala po yung confession ko. Ayoko na po niya. Ba't siya po ako sinilagyan? Hindi ko po mapanindigan. O, sino may kasalanan? Ako po. Ayun po. Ay, naman. Iba na lang po pala. Bukas na lang po yung sunod na confession ko, baby Toby. Ay, bitin naman. Opo, minsan mas okay po yung nabibitin para po, ano. Alam mo, kaming mga lalaki, ayaw naming nabibitin kami. Sabi nga daw po, masakit po sa puson. Sobrang sakit, sabi ko sa'yo. I felt it. Yeah. Ay, namumula na ako. Tigilan na nga natin to, Lindsay. Sige na. Baka saan pa ito yung mapunta? Huw, namumula ka nga ba talaga? Ay, namumula ko, oh. Tama nga. Oh, yes. Ay, kitang-kita sa live natin, oh, namumula. Pati yung tigyaw at pulang-pula, oh. Oo. Wala. Bukas iba naman. Bukas yung ano, true to life. True to life? Ano bang araw bukas? Friday. Friday na agad bukas, baby. Friday na bukas? Seryoso ba? Friday na nga, February 2. Oh. Grabe. First Friday of the month, no? Ng February, Friday na agad. Bukas. True to life. Oh, sige. Pero grabe, no? Pag-usapan niya natin, nabibitin. Ito, kasi sa lalaki, alam natin eh, di ba? Alam na natin. Naririnig ko lang kasi common, ang TV Talks, pero hindi ko alam kung how true because hindi naman ako naging lalaki pa ever sa buhay na ito. Talaga ba? Oh, hindi pa. Hoy, babae ako! Nakakaloka ka dyan. Eh, malay mo, baka pumunta ka sa ano, sa Thailand. Oh, hindi. Wala pa tayong budget dyan, di eh. Pero yun na nga, sa babae, paano mabitin ang mga babae? Ay, nako. Wala. Hindi kami, wala namang sumasakit sa amin pag nabibitin eh. Na yayamot lang kami at na iinis lang kami talaga. Alam mo yung galit namin na talagang ano, 110%. Oo, promise. Ay naku, kung hindi mo gustong ano, mag World War 3, 4, 5, 6, wag mong bibitinin ng babae. Ah. Oo. Talaga, promise. Hindi kayo, actually, hindi nyo kami pwedeng bitinin dahil bago pumandin kayo mambitin, hihilain na namin. Ah, saan ka pupunta?
Hoy, ano? Ganun na lang? Wala kang pupuntahan. Hindi ka na-imagine ko. Hindi ka aalis. Hawak mo ang buhay mo pati pamilya mo. Yung hihilahin. Oo. Ako pupunta. Uy, eh. Sa mo hihilahin. Nakakayamot ka dyan sa part na yan, ha? Oo, ganun. Anong hihilahin mo sa kanya? Ala, buong katawan niya, be. Lahat-lahat talaga. Hindi pa pwede. Ano to? Nakakayamot, ha? Yan yung mga rason kung ba't naiinis sa mga babae. At nawawala ng gana din. Okay, okay. Uh-oh. So ang moral lesson, no, huwag natin bitinin ang ating partner, mapalalaki man yan o babae. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Kaya ano sinasabi mo? Sabi ko sa pagkain kasi. Sa ano, gamit. Kapag halimbawa, meron siyang ibibigay, tapos hindi tinuloy, hindi nabibitin diba? Yung excitement ng babae. O hindi naman kaya pag may sinabi sa'yo na ano, na something na pinramis mo, di ba? Hmm. O syempre, kapag hindi mo yung binigay, mabibitin yun. Oo. Diba? So, yun. So, syempre, ikaw, hihilahin mo siya. Buong, buong buhay niya mismo, pati yung ano niya, kamay. Ba't yung umunguso? Masakit yun, ha? Masakit ba yun? Ano? Pag hinila yung kamay? Oo naman. Oo. Masakit kaya? Asin. Gusto mo itry? Hindi. Hoy! Hindi. Bakit kami nangyaroon? Kawago. Oh, kawawa ayaw. Naman yung kinabukasan naming dalawa. Kamay? Oo. Syempre, ano na lang feeling kapag wala kang kamay. Sabagay. Ang dami mong hindi magagawa. Makakapag basketball, makakapag computer, makakapag... Tama. Diba? PS5. Yung ano, yung... Yun. Oh, ano? Yun. Ituloy mo nga. Sige, I dare you. Magtatrabaho pag susulat. Oo. Ganon. Okay, ganon pala yun. Oo. Kala ko eh, ano ka na eh. Ang daming mga nagko-comment, buhay na buhay kayo pag ganyan yung ginagawa namin, ha? O, sabi ni ano, ni Jessica, oh, my mind, oh no. Sabi pa dito kung saan-saan na po napupunta yung utak ko. Okay lang yan, sige, ipunta mo lang doon, ikaw na bahala dyan. Oo. Maging malikot ang inyong mga utak para nang sa ganun eh, maging active kayo sa umaga, di ba? Oo. Dapat ikaw din, mag-confess ka din, ha? Mag-confess na nga ako kanini. Bukas ulit. Bukas ulit? Ipunin mo yung mga confessions mo. Ano, ako lang lagi? Araw-araw? Si kaninong programa to? Sa'yo. O, sa akin. Oo nga. O, guest ka? Guest ka, di ba? O, siyempre, sino ang interviewin ko? Ako. O, ganun. O, sige na nga. Alakas baka Tony G nito, ha? Guesting, ha? Of course. Yeah. Siyempre, Angel Oxine guest ko ngayon. Maraming salamat ko, ha? O, diba? Thank you, Baby Toby, sa pagsama sa akin, ha? Walang anuman Angel Oxine. Yes. Panis. Anyway, mga pangga, susunod na ang napaganda, napaka-sexy DJ Lensei para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede niyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang, Baby Toby 1067. Alright? So for the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Ed Sheeran, titled Life Goes On. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM. It hit like a train